maliwanag na. Ayan, so nakikita nyo, nasa 50 yung brightness natin, ayan o. So malinaw na yung picture natin. Magandang araw sa lahat. Ito po si Andy Rabino TV Tech. Meron naman tayong gagawin. Ito po ay isang follow-up sa ating in-upload na video, last video natin tungkol sa nangunguryente or grounded na Exsol 21 inches CRT TV at yung kanyang problem na dim picture or madilim ay ating susolusyonan at alisin natin yung kanyang grounded. So bago tayo magpatuloy ay kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe and click the notification bell so that updated ka sa aking mga darating pang mga video, at paki-share at like na rin kung nagustuhan mo ang aking video para makatulong tayo sa iba. Okay? So, dahil maraming nanood sa ating video tungkol dun sa electric fan at yung sa last video natin na tungkol dito sa grounded, ay meron tayong isa shoutout muna sa ating mga masugid na tagapag-subaybay sa ating channel. So, ngayon, ito ay ating isa shoutout. Lahat po ito sila ay may mga channel at pakipunta na lang sa kanilang mga channel. Shoutout kay Destiny. Ayan na lang, pakita yung kanilang mga channel. Shoutout sa inyo. Sa inyong lahat. Nanims, Garcia Houghton, ay yung ating friend na tumutulong sa atin, si Maylola Leonida, at si Sis Emily, ayan, si Dong Min TV, ayan, shout out sa inyong lahat, pakitingin na lang ng inyong mga channel, ayan, may mga channel po sila, pakisunda na lang po, at paki-screenshot na lang kung gusto nyo silang makita. Ayan, si Sir Edwin Tick. Ayan, sila yung mga nanonood sa ating channel at lubos sang nagsusuporta sa ating mga uploads. Ayan, Liodatic TV. May channel din yan, puntahan nyo. Ayan, si GC, The Barber Vlog. At yung ating mahal na kaibigan, Lolo Jun. Ayan, kung gusto yung makatikim ng iba't ibang klase ng mga ramen, lumi, pwede kayong pumunta sa kanyang channel, puntahan nyo, Lolo Jun. Ayan, Philippine Balintan si Ergan. Ayan, pakipunta na lang po yung ating kaibigan, Alex Bautista, Difficulty in Electronics, si Sir Dada Domes, CP Tech. Magaling gumawa, umayos ng mga cellphone. Puntahan nyo yan, yung kanyang channel. Ayan po, Sir Dada Domes CP Tech. Ayan, shout out sa iyo, sir. Salamat sa pagtulong at nakarating ako sa, nakuha ko yung 1,000 key subscribers, Sir Dada. Kaya kung gusto nyo makuha yung 1,000 key subscriber, puntahan nyo kanyang channel at manood kayo sa kanyang mga live. At panoorin nyo din ang kanyang mga video para mabalikan kayo ng kanyang suporta. Okay? So, muli, maraming salamat, Sir Dada. Dada Domes, CP Tech. Yan, punta nyo yung kanilang mga channel. Yung magaling nating kaibigan, Marco Francis 713 Remix Vlog. Yan, shout out sa iyo. South Vlog, nice. Shout out din sa iyo, sir. At maraming salamat sa inyong support. Ay, Ramiro Bernardo. Yan, yung isa nating matalik na kaibigan, Fix and Review na Sir Rapi. At si ang ating kasama sa Tech Vlogger, si Mayeng Tech PH. Yan, Nanims Vlog. Yung ating kaibigan, Ma'am Angela Adventures. Ma'am, thank you very much sa iyong support sa aking channel, Dolpiti Digitech. Yan, sila yung mga
nagsusuporta ng malaki sa ating mga uploads. Ayan, yung ating mahal na kaibigan at yung ating magaling na teacher sa pagtuturo ng mga iba't ibang klase ng mga electronics. Yan po si Sir Ricardo Bernardo. Yan po yung kanyang channel. Puntahan po ninyo at panoorin, sundan, dahil marami kayong malalaman sa kanyang mga ina-upload. Ayan, si Ma'am Mrs. Wula. Ayan, supported din na channel yan. Dumper PH. Ayan, si A-Work Tech DIY. At yung ating kaibigan na si DIY Pinoy Technician, may channel din, puntahan nyo. Ayan, at si Crown 2 Vlog. At yung isa pa nating the best at magaling na may channel din, puntahan nyo, WGT Wish Jujutik. Thank you very much, sir, sa iyong suporta sa aking channel. So, yan, tuloy tayo sa ating gagawin. Yan po yung mga nagsuporta sa ating channel, sa ating mga uploads, sa ating mga vlog. Kaya kayo, puntahan nyo sila at panoorin yung kanilang mga videos. Okay, so tuloy tayo. Yung ating TV ay ganito yan. Saksak ko na, ito yung kanyang vlog. Saksak ko. Kung makikita nyo, medyo madilim yan or manipis for contrast, and medyo madilim yung kanyang picture. Ayan o, medyo madilim. Meron naman siyang display. Hindi na ito nangunguryente ha, kasi na ano ko na to, na lumabas yung kanyang snow. At dati display lang na 5 dahil na full ko yung kanyang brightness. Okay, doon sa picture adjustment, na-full ko na itong kanyang brightness. Dapat 50% lang ay maliwanag na. So kung ibabalik natin siya dito sa tinatawag natin na ayan o, naka 97 yung kanyang brightness. Kung ibabalik natin siya sa 50%, ayan, pindutin natin ito, gawin natin 50%. Ayan, kasi ganyan siya dati. Ayan o, ayan. So madilim, lagay natin sa 50. Ayan, medyo madilim siya. At pag nilagyan natin ang antena, ay ayan, makikita naman natin dyan na ayan, manipis at madilim yung kanyang picture. So yun yung complaint ng may-ari, na madilim daw yung kanyang TV. So yun yung solve natin. Okay, so ngayon yung una ko ditong ipapakita ay yung grounded. Ayan o, wala na siyang grounded. At kung titisterin natin, kuha ko ng tester. Okay, kumuha ko ng tester. Nakalagay na yung test probe sa negative o sa neutral. Ayan. Tapos, meron tayong 22 volts AC. Pero hindi na yan. Hindi na yan masyado kasi digital ito. Yung digital kasi kahit kunting voltahe, kahit millivolts ay marireading niya. Kaya maliit, napakaliit na yon. Okay, safe na yon. Tapos yung ginawa ko ay nilinis ko yung circuit board, hinugasan ko ng WD-40 at yung kanyang plastic sa loob na cover ang kaha or bahay ay nilinis ko ng WD-40 at yung kanyang circuit board na marumi ay nilinis ko. At mayroon mga kunting reading sa ating tester, nilinis ko yung lahat. Okay, so punta na tayo doon sa ating pag-solve ng madilim. Ito na tayo. Yung circuit na to ay napakarumi, na maalikabok at medyo mabasa-basa. At yung kanyang kaha, yung katawan niya ay moistured, marumi at may basa din ng kunti. Nilinis ko yan lahat ng WD-40. Tinanggal ko itong circuit button natin. Tapos nilinis ko yan, pinalitan ko ng tuck switch na 5. Dahil hindi full contact yung kanyang tuck switch, pinalitan ko na din. Nilinis ko na din yung kanyang sensor board. Nalinis ko yan dahil grounded din yan, pati itong switch. Main switch ay tinanggal ko yan at nilinis ko ng WD-40. At itong circuit board na yung plastic na kaha ay nilinis ko. Tapos itong circuit board nilinis, pati itong kanyang housing na nilalagyan ng board, nilinis ko yan. So wala nang grounded, naka millivolts na lang yung nakikita kanina. So safe na yon para mahawakan ng tao. Okay,
So, punta na tayo dito sa ating main problem, yung madilim. Okay, medyo magalaw yung aking camera. So, ano ko muna ito para maging maayos tayo na hindi sasakit yung ulo at mata natin. Okay, so pataubin ko muna itong TV. Kaya hindi ko na ipinakita ang paglinis kasi masyadong mahaba ang video kung pinakita ko pa yung paglinis. So ipapakita ko na lang kung paano i-troubleshoot. Nag-check tayo through visual. Wala naman tayong nakita mga lumubo na kapasitor. Okay, check natin yung ating problema na madilim. Mabilisan lang po natin itong gawin kasi tanghali na tayo at marami pa tayong gagawin. So nilalagyan ko siya ng isolation or kalang na foam para hindi mag-grounded dito sa ating tube. Dahil ground ito, carbon ito, para hindi mag-spark ang ating flyback. So ganyan ang safety na ginagawa ko. Ngayon, pupunta na tayo dito. I-power on na natin siya. Naka-power on na yan. Direct or naka-power on na yung ating main switch. Ito yung kanyang flag. Okay? Flag yung kanyang flag pala. Okay, kukuha muna ako ng tester. Ang TV na ito pala ay nakahanging ground. So ito yung ground strap niya ay hindi 100% na nakasiro sa ating body ground ng ating circuit board. So dahil meron niyang resistor na naka-series or current drop ng na-design nila, so hindi naka-direct ground yan. So dito tayo kukuha ng ground sa ating heatsink. Yan, sa heatsink tayo kukuha ng ground. Tapos yan, nakalagay na sa ground. Check natin muna kung naka-zero tayo. Dito tayo sa ating ground. Yan. Okay, makikita sa ating tester ay naka-zero. Problemang madilim, ang unang kong suspect palagi dyan ay yung ating EBL papunta dito sa ating flyback. Ito po yung B+. At ito po yung kanyang mga adjustment sa kanyang horizontal yoke at horizontal output dahil universal TV at ito. At yung kanyang FBT ay 10-10A type. So yun, connected yun ito sila. Ito yung ground. Ito yung kanyang 180 volts. Ito yung kanyang heater papunta dito. Ito naman yung kanyang EBL. Paano malalaman ang EBL? Pag tinest mo yan dito, connected ito sila lahat. Tapos itong ground, connected dito sa heater at connected sa EFC. Pero itong EBL ay walang connection yan. Okay? Pero hindi na natin papain dyan. Dito tayo sa ating problem na madilim. Okay, plug in natin. Ayan, plug in natin. Tapos dito tayo sa ating tester. DC range tayo. Ayan, naka DC range tayo. So, babasahin natin yung kanyang 180 na supply. Ayan, kung makikita dyan. Ayan, meron tayong 192 volts. So, okay yung 180. Ayong supply sa ating RGB or oo, sa RGB natin, yung 180, ay kumukuha dito sa ating chopper. Hindi dito sa ating flyback. Okay, so sa chopper tayo kumukuha. Ito papunta siya dito. Meron tayong supply dyan na 192. Papunta yan sa ating RGB sa likod. So okay yung video out natin na supply sa RGB. Meron tayong 192 volts. So dito tayo sa EBL dahil madilim. Doon tayo sa EBL sa ating automatic brightness limiter. So yung kanyang EBL ay kumukuha ng supply dito sa ating B+ mula sa ating secondary, mula sa secondary ng ating chopper. Ayan, mayroon tayong 111 or 114.9 volts. So papunta yan dito sa ating B+. Okay? Ayan. Tapos tatawid yan dito sa 100 K na resistor. Ayan, mayroon tayong negative 08 or 09 volts. Okay, yan yung kulang. Walang supply yung ating EBL kasi yung EBL natin ay pupunta yan dito. Ayan o. Kung makikita yan dyan, nakatabon pa ito eh. Ayan o. Pupunta yan dito. Ibahin ko yung ano ko, yung connection ng ating wire or ground. Sa gabal yun kasi kanina sa ating ginagawa yung ito sa gabal, kaya hinubad natin yung at hinabaan.
Pinubad natin yung nakabuhol. So tuloy natin. Uli, plug in natin yung magalaw yung aking pagkuha ng video. Sorry po. Plug in natin. At babalik tayo dito. Ito para makita yung ating tinitingnan kanina. Andun yung tester. So balik tayo dito. Ito. Ayan. Meron tayong 115. Tapos dito sa ating EBL ay meron tayong negative 01. So ito yung kanyang EBL papunta dito. Ayan. Tapos dadaan ang resistor. So wala. Dito pa lang. Wala na. Dito meron. Pagdating, pagtawid dito sa resistor ay wala na ang voltahe. 0.09 na siya. So ang mangyari ay walang supply yung ating EBL pin ng ating FBT. Okay. So yun yung tingnan natin. Ito po yung tinanggal ko na resistor. Kulay medyo maitim-itim na siya. Yung kanyang kulay ay, kung hindi man makikita, ay sasabihin ko, ito po yung one, yung brown, black, yellow. Ito po yung 100 key na 1 watt. So yan yung po yung resistor na tinanggal ko dito sa ating EBL mula sa ating B+, patawid dito papunta sa ating EBL. Ito siya. Ayan. Papunta dito. Ayan. So yan yung 100 watts or 100 key na wala tayong makikita. Naka-UL siya. So open. Open na resistor yan. At naghanap muna ako ng isang resistor. Ito siya o. 100 key. Brown, black, and yellow. So ito yung kanyang sira. Yan o. Hindi lang makikita. Pero brown, black, at yellow din yan. Kasi medyo nangitim na siya. Yan o. Okay. So ito yung ating resistor na ipapalit. Ito po siya. Ito yun, naka-clip. Na-clip tayo pa, kasi hindi natin pwede hawakan dahil yung kamay natin ay may resistance pa rin. So ayan, meron siyang 99.3. So pasok din yan dahil sa percentage ay pasok din yan sa kanyang tolerance na gold na 5%. Negative or positive or more or less 5% ang difference, pasok siya. Okay, so 99.3 key. Okay, so yan yung ilalagay natin. Dito ko muna ilalagay yung resistor para makita nyo na ito yung resistor na nilagay ko. At ito yung kanina na sira. Yan. So ito yung nilagay ko na 100 key. Ngayon, plug in natin siya. Yan. Tapos basahin natin yung kanyang supply dito. Naka DC range tayo sa ating tester. Usod natin ng konti urong para makita natin yung number ng ating tester. Naka DC range tayo dyan. So balik tayo dito kanina. Ito yun o. 114. So pagtawid dito sa resistor, dapat meron siyang supply na 2.7. Pupunta sa ating EBL, meron siyang negative 1.3. Okay. So dito meron, at dito meron. Kaya siya may negative dito dahil hanging ground itong ating, ang design nila ay nakahanging ground. So susundin lang natin yung circuit. Ayan. So meron tayong negative 1.3 na supply. So titingnan natin ngayon yung ating EBA, yung ating picture, kung meron ng liwanag. Nilagyan natin ng kalang na brush, plastic o rubber, at hindi lumalapat sa carton kasi yung carton meron resistance din yan. So nandun pa sa ilalim yung ano, yung resistor na nakahanga dito dapat. Sa ilalim ko muna nilagay. Ibabalik ko lang yan mamaya pag na okay na. Okay, so ipapakita ko dito. Ito, plug in natin. Titingnan natin yung kanyang picture kung maliwanag na ba dahil nilagay ko sa 50. Okay? Ayan. Okay? Mas maliwanag siya sa kanina. At yung manipis na picture ay titingnan natin ngayon. Lagyan natin ng antenna. Okay? Medyo magalaw yung aking kamay. Ito, lagyan natin muna ng antenna. Ayan. Okay. So, dahan-dahan tayo para hindi magalaw. Ayan.
Yung antena natin ay madumi or hindi mag full contact. So lipat natin sa isang channel para makita natin na maliwanag na. Okay. Ayan. So nakikita nyo, maliwanag at malinaw na yung picture. Nasa 50 tayo. Wala tayong nasa 50 yung brightness natin. Ayan o. So malinaw na yung picture natin. Dagdagan na lang natin para mapaliwanag natin ng kunti. Pero bago ko baguhin yan, nasa 50 pa rin yan. At malinaw na yung picture. Hindi na manipis tulad ng kanina. Okay. So ayan o. Ilagay natin sa 65 lang. Ayan. Okay. So malinaw na. Kahit ibalik pa natin doon sa 5. Okay. Ayan. So mas malinaw na siya kaysa kanina. Maganda na siyang tingnan. Back to normal na siya. At ito na yung ating video na ibabalik ko na ng yung resistor dyan at isasarado na natin for final testing. Ibalik natin siya sa bahay na ito, sa kanyang housing, at takpan natin para ma-observe. So i-assemble ko muna to. Yun pala yung kanyang snowy kanina. Ayan o, pinatay ko yung ilaw natin. Ang ilaw ko, ayan o, pag nakasindi yan, ganyan yung picture. Okay, pag na pinatay, ayan. Ayan o. So may static itong LED bulb na nabili natin. Okay, ayan na siya. Binali ko na. At ito siya sa ilalim. Hindi makita. Ito siya o. Ayan, ibalik ko na. Tuloy tayo sa ating ginagawa. May sound ito kaso naka-mute. Ayan o. So ayan, okay na yung kanyang picture. Naibalik ko na sa kanyang housing. At inayos ko pa kasi yung aking antenna kanina dahil naputol. So isasarado na natin yan. Okay, ito na yung aking ginawa. Na sarado ko na yan. So final testing na lang tayo. Kaya maraming salamat sa mga nanood sa aking mga video pa. At sa mga susunod pa ng video, sana ay yung sundan ang aking mga upload. Thank you so much. Ito po si Andy Rabino TV Tech, nagsasabing magandang buhay. At siya nga pala, bago ako maka-end, huwag niyo kalimutan i-subscribe itong aking channel. Kung di ka pa nakapag-subscribe, like and share. At pindot na rin ang ating bell all para maging notified ka sa lahat ng aking mga video. So hanggang dito na lang ang video natin para sa TV na ito na madilim yung picture at nangunguryente. So ang problema lang ay yung 100K na resistor sa kanyang EBL na walang supply yung kanyang EBL, kaya madilim or dim picture. So sanay may natutunan kayo sa aking video at sana ay huwag kayong magsawang manonood. Hanggang sa muli, bye-bye!